Alright! LS Vlog, sa pagtatapos ng kadinaginto, Mikoy, anak ni Bbernard. Oh my God, ito ang natuklasan ni Mikoy, ha? Na ang hinahanap niyang daddy dito, tatay, is si Bbernard para. Alright, yan ang update sa kadinaginto. Alright. Sa pagtatapos ng kadinaginto, malapit na daw ang pagtatapos nito, si Mikoy, hinahanap nga niya ang tunay niyang magulang. Ngayon, pumunta daw ito si Mikoy dun sa... Ito pala, batang simbahan ito si Mikoy eh. Pinalaki ng madre. Alright, nung sinabi ni ng madre, si Mikoy nga natagpuan. Natagpuan nung maliit pa, sanggol. Iniwan nung ina. Alright, may nangyari na something-something siguro. Ngayon, ha? Si Bbernard pala dito, may nawawalang anak. What? Ganon. Yung asawa daw ni Bbernard, umalis. Okay? Umalis, iniwan, may nangyari, wala nang balita. Bago si Mikoy, yun, natagpuan na lang ng mga tao at dinala doon sa madre. Ngayon, si Mikoy, nag-iimbestiga, natuklasan nga niya yung blood ni Mikoy at ni Bbernard, medyo type, pares ang same blood. Alright. Kaya dito, si Bbernard, nagtaka dito kay Mikoy, ito nga pala, ang nawawala niyang anak. Oh my God, ito kaya ay tunay. Ito talaga kanina ginto nito. Paikot-ikot. Alright. Ito pa, si Romina. Alright. Si Romina ay nakaligtas sa pangyayari. Ha, nandun, dinala sa hospital, nag-celebrate nung dahil na siya, nakaligtas, nag-celebrate. Nagpakain ng bonggang-bongga doon sa hospital habang siya ay nakahiga. Alright. Kaya dito si Cassie, masaya ang Pasko. Then dito, ang update naman kay Marga, si Marga, dinala na ni Mikoy ng regalo. Okay? Nang walang kaalam-alam si Marga, ha? Pumunta si Mikoy doon sa bahay ni Marga, tapos yun nga, binigyan ng regalo. Alright? Pero dito lang tayo sa Bbernard alat ni Mikoy. Anak si Mikoy. Alright? Nung malaman ni Bbernard na anak niya nga si Mikoy, talagang bonggang-bongga ang nangyari, ha? Medyo nagkaroon ng drama si Mikoy dito at saka si Bbernard. Alright? Pero, natanggap agad ni Mikoy na matagal niyang hinahanap ditong magulang ay si Bbernard, yung daddy niya. Kaya lang, yung mami niya, nawawala. Kasi nga, itong kadinang ginto ay talagang pa-ending na. Kasi nga, si Hector dito at saka si Alvin muna nauna na tapos na yung karakter ni Alvin. Alright, Martis yan. Kaya si Hector, isusunod na. Isusunod na tatanggalin. Dito, ang karakter ni Alvin, tatanggalin na. Alright. Dito, ang matitirang bida, sabi ni, ang matitirang bida dito, si Eva daw. Pero, hindi papayag si Daniela na maging bida si Eva. Kaya si Daniela dito ay magiging Luca rin. Alright. Medyo kasi nga, si Daniela, umami na. Ang pagtatapos ng kadinang ginto, si Daniela ay napagod na. Napagod na sa drama kasi nga, yun ang nangyari ng... nangyari sa yung pag-aalaga niya do sa baby na binigay niya kay binigay niya dito kay Kulas eh. Alright, at saka sa mga kasalanan niya kay Romina, umami na. Napagod na. Kaya dito, ang kadinang ginto ay malapit na talagang matapos. At saka ito update saka kay Robert Mondragon. Si Robert Mondragon ay talagang hindi na babalik. OMG, paasa na babalik. Yung pala naman hindi na babalik. Oh my God. Pero dito lang tayo kay Mikoy at saka kay Bbernard. Ganon nga, si Bbernard pala ay may asawa yan before. Ha? May asawa yan before. Kaya lang, may anak. Yan nga pala si Mikoy ang nawawalang anak. Kaya lang, yung story ng kadinang ginto, hindi naman sa ano yan eh. Si Mikoy kasi at saka si Bbernard, medyo ano lang yan eh. Galamay lang ni Romina eh. Kasi second emotion lang yan ng kadinang ginto. Pero nakapokus kasi itong kadinang ginto sa bida. Kay Romina, kay Daniela, at saka kay Cassie, ganyan, Marga. Alright. Pero dito, pero na naman. Alright. Ganon nga nangyari kay Romina. Si Daniela naman, ha? Naging luka na dito, ha? Inamin na niya ang kasalanan, pero nung naging luka siya dito, nakulong.
nakulong pa rin. Kasi nga, hindi pa pinaniwalaan ng judge na si Daniela ay lokaloka. Pero, alright. Kasi nga, nag-file dito ng kaso si Kulas. Pinailan niya ng kaso si Romina na ganun, may nangyari kay Jessa, ganun-ganun. At saka si Romina, pinailan din niya ng kaso. Si Daniela, tinambak-tambak niya ng kaso. Pero hanggang napagod ng napagod si Daniela, hanggang sa umami na. Pero si Marga, nakatira pa rin doon kay Carlos. Alright. Ito naman, ang pagtatapos talaga ng kadinang ginto, si Leon at saka si Romina, ay wedding. Wedding ang pagwawakas. Alright. Kasi nga, natanggap na nila na talagang wala na si Robert Mondragon. Hindi na talaga babalik. Totally babalik. Yung babalik, pasakam lang yon. Talagang ito, suwaming-suwame. Suwaming-suwame. Pero si Eva, ha? Si Eva kasi ayaw pumayag na kontrabida, ha? Si Eva ay kumampi kay Romina. Kumampi dito, yung panghuli, last episode ng Kadinang Ginto, si Eva ay kumampi talaga. Oh, bumaliktad na ito na kasi nga si Eva na realize niya nang may kagagawa ng lahat ay si Hector at saka si Daniela. Kaya ito si Eva ay kumampi kay Daniela, kay Romina. Yan ang mangyayari sa Kadinang Ginto. Abangan nyo. All right. Talagang itong Kadinang Ginto dito. Suwabe. Wala nang pasukan sa trabaho. Manood na lang ng Kadinang Ginto. Okay? Pero kasi nga, patapos na ito. Papalitan ito ng maraming teleserye. Tapos itong ABS daw, hanggang March na lang. Kaya minamadali-madali na, ha? Ang pagpapalabas ng Kadinang Ginto. Kasi nga, ends na, ha? Wala na. Hindi na daw contract. Yung contract nila ay magki-K-pop na. Alright? Alam niyo yan, yung contract ng ano, kasi hindi na daw papayagan ni Tatay Digong, ha? Na ma-extend yung contract ng ABS. Ewan ko lang kung mangyayari, okay? Kaya lang, March pa yan. March pa, kaya itong Kadinang Ginto, medyo minamadali na, kasi nga, tambak, alright? Tambak na yung teleserye na naka-abang, alright? Nakapila. Alright, pero balik dito tayo kay Bbernard. Si Bbernard at saka si Mikoy ay talagang magka-same blood. Ibig sabihin ay sa haba-haba nitong Kadinang Ginto nito, ngayon lang patapos na natuklasan ni Mikoy na tatay niya si Bbernard. Oh my God. OMG. Ganon direct. Swabe naman. Si Tupi, hindi ko pa nakita ang ano niyan. Ibig sabihin, si Tupi at saka si Bbernard, si Mikoy ay magkapatid. What? Diyos mio, Ginoo. Ibig sabihin, kasi nga si Tupi, ha? Sa pangalawang asawa daw ni Bbernard. Okay, si Mikoy. siguro sa unang asawa, nagkaroon ng something-something. Bakit mas malaki si Tupi kay Mikoy? Yun ang complaint. Baka babae nga ni Bbernard ito. Baka babae. Alright. Talagang itong Kadinang Ginto nito, medyo nakakalito. Ibig sabihin, si Tupi at saka si Kwan ay magkakapatid. What? Si... Tapos dito, si Alvin, si Hector, tsaka si Leon, magpipinsan. Ibig sabihin, labanan nito ng mga pamilya. Ha? Pamilya sa pamilya, bago ito kasi nga, relative, si Daniela, ay stepmother niya si Romina. Alright, ganun. Medyo, tapos si Hector, Carlos, ibig sabihin, may kaugnayan nga pala talaga sa isa't isa. Ganun na nangyari. Alright, subscribe muna my channel. Subscribe! Ganun pala, si ibig sabihin, yung asawang tunay ni Bbernard. Ha? Ibig sabihin, dalawang asawa ni Bbernard. Kasi anak din niya si Tupi. Or ampon nila si Tupi kasi nga hindi pinapakita dito yung asawa ni Bbernard. Ha? Yung asawa ni Bbernard, si umalis daw. Ha? Nagkaroon ng anak, magbubuntis, biglang nawala. Nawala sa eksena. Ha? Si Tupi, ano nangyari? Ganon. Oh. What? Ganon? Si Mikoy, para kay Marga. Tapos si Tupi, para kay Cassie. Talagang happy family ang mangyayari dito sa Kadinang Ginto, ang ending nito. Ganon. Kaya pala ngayon ko lang nalaman na si Cassie, alright, at saka si Tupi, magkakabalikan.
Alright, sa pagtatapos ng Kkadenang Ginto, si Mikoy at saka si Marga ay magsasama dito sa Kkadenang Ginto na pagtatapos. Si Kulas, eh yun na nga, nakuha na niya yung baby. Tapos si Jessa ay talagang wala na. Wala na sa eksena. Si Hector naman, ah, si Carlos naman ay talagang umaasa pa rin kay Romina. Ah, ganun. Pero si Leon at saka si Romina ay nagpakasal na. Yan ang mangyayari. Kkadenang Ginto. Alright. Ang pagtatapos. Makainom nga muna ng tubig. Na high blood ako dito. Alright. Thank you very much. Subscribe my channel, LS Vlog, Filipino Reaction. Thank you.